Ang food poisoning ay nakukuha sa pagkain at pag-inom ng mga kontaminado ng bakterya, virus at parasite. Kadalasan itong nangyayari kapag may malalaking okasyon at hindi naging maayos ang preparasyon ng pagkain o di kaya naman ay ang natirang pagkain ay maaaring panis na. Kung kayo ay may kamag-anak o kakilala na biktima ng food poisoning, maaari kayong makatulong sa ganitong paraan. Narito ang mga palatandaan o sintomas ng food poisoning. Pananakit ng tiyan, pagsusuka, pagtatae, lagnat, pagkahilo, panghihina. Kailan ba nagiging malubha o delikado ang food poisoning? Kapag madalas o sunod-sunod na ang pagsusuka. Kapag meron ng dugong kasama sa suka o sa pagdumi. Kapag ang diarrhea ay tumatagal na ng mahigit 3 araw. Kapag labis na ang pananakit ng tiyan at hindi na ito makayanan. Kapag mahigit 3 araw nang nilalagnat, dehydration, at mayroong panlalabo ng mata. Kung kayo ay bystander sa isang biktima ng food poisoning, narito ang mga dapat gawin upang makatulong. Kung nakararanas ng dehydration at lagnat ang pasyente, painumin siya ng homemade orisol. Maaaring gumawa ng oral rehydrating solution na kombinasyon ng 1 litrong tubig, 8 kutsaritang asukal at 1 kutsaritang asin. Kung mayroong pananakit ng tiyan, pwedeng maglagay ng hot compress. Pagpahingahin ng pasyente. Kung sakaling lumala ang kalagayan ng pasyente, ay agad na tumawag ng tulong ng Emergency Medical Services tulad ng 8911 UMTV o dalhin sa ospital para masuri ng doktor. Ito ang mga dapat tandaan para makatulong sa biktima ng food poisoning. Painumin ng maraming tubig o oral rehydration solution ng pasyente. Maglagay ng mainit o maligamgam na tubig sa bahagi ng tiyan. Pagpahingahin ng pasyente. Tumawag ng Emergency Medical Services tulad ng 8911 UMTV kapag lumala ang karamdaman ng pasyente. To learn more about first aid, emergency preparedness, and disaster awareness, don't forget to click the subscribe button.